fire signs. Tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais po mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, message na lang po kayo if you are interested sa ating private reading at sa ating Evil Eye Amulet. Cleanse muna po natin yung space, your energy, ayan, lahat ng blockages ninyo, lalong-lalo na sa pera, ay malilift na po yan. Okay, wala na kayong poproblemahin in terms of your money. Tuloy-tuloy po, siksik, liglig at umaapaw na blessings ang inyong marireceive ngayong araw na ito. By the way, ito po yung ating Evil Eye Amulet. So, ito po ay kargada na. Aalagaan nyo na lamang po. At syempre, ituturo ko sa inyo yung pag-aalaga. Once po na, ayan, ma-receive ko na ang inyong payment. So, if interested, again, message na lamang po kayo sa ating Facebook page. Okay. So, Luzon, Visayas at Mindanao lang po ako nag-shift for now. Check natin your energy. Fire signs. Energy po ni fire signs, spirit guide ngayong araw na ito. Kamusta po? So, we have King of Swords. So, you're very direct. Ayan, para bang kapag may kausap ka, ayaw mo nang paligoy-ligoy pa. Or ikaw mismo to, fire signs, ayaw mo nang paligoy-ligoy. As in, direct kang magsalita ngayon. Yung iba nga lang sa inyo, medyo hinay-hinay kayo kasi pwedeng may ma-offend kayo. I mean, hindi yun yung intent ninyo talaga, diba? Na makapag, maka-offend ng tao. Kaya lang kasi, syempre, iba-iba ng ano ba, ng pag-handle ng emotions yung mga tao. So, medyo hinahinay ka lang. Doon ka lang sa softer side. But be direct. Gamit ka ng mga words na hindi talaga masyado bang nakakasakit. Pero alam mo na maiintindihan ng tao. Kasi diretsa. So, tignan natin. Pagdating naman sa energy ng iyong family. Energy naman po ng family. So, we have the world. Pwedeng meron kayong celebration dito. Okay, strength. Okay, so pwede nga isi-celebrate dito. Hindi ko alam kung meron bang nanganak. Fire signs, I don't know. Ang naririnig ko kasi na, ano, kay earth signs. Ayan, baka meron kayong mga kadeal na earth signs. Taurus, Virgo, and Capricorn. Or malakas yung energy nila ngayon. Towards dito sa inyong buhay. Baka meron kayong mga kadeal. Okay, so ayan, most more on yung nakikita ko dito. Pwede may isi-celebrate. Regarding sa pag-alis, sa pag-travel, meron din naman dito pwedeng balikbayan. Ganyan ba sa pag-travel? Tapos yun nga, pwedeng mayroong nanganak. Yun yung nakikita ko dito. Pwedeng pets nyo yung nanganak. Ayan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng family members po talaga. Or siguro, yun turing nyo sa pets po ninyo. Family member talaga. Pwedeng may babalik dito, baka may nawala kayong alaga. So, pwedeng makakauwi na siya or may magbabalik po. Check natin pagdating naman sa friends. Sa friends, we have Queen of Cups. Okay. Ace of Swords. So, pwedeng may invitation ka na ma-receive coming from a friend or sabihin dito invitation. Pwede po na ito ay message lamang. Ayan. Baka ini-invite ka niya talaga. Basta more on invitation yung nakikita ko dito. Kakausapin ka ng friend na to. Or, ayun, meron ako nakikita dito, manghihiram siya ng damit sa'yo. Or basta kung ano yung pwede niyang hiramin, basta manghihiram siya, pwedeng pera yan, pwedeng material things. Tignan po natin pagdating naman sa love life. Sa love life, we have 5 of cups. Meron dito nagre-regret. So pwedeng nagsisisi yung taong to the way na trinit ka niya, ganyan. 4 of cups, yes. Meron nga dito hindi maka-move forward. So sabihin natin kung ito ay karelasyon mo, fire signs, yung tao na to, is nanghihinayang siya dun sa mga pinag-awayan po ninyo. Kasi parang iniisip niya, teka, yung mga pinag-awayan namin, mga, alam mo yun, parang mga wala namang say-say ba. Mga small fights ninyo. Ganun. Or mga bagay na ang liit-liit lang naman, pero naging big deal ba para sa inyong dalawa. Kung di kayo nag-uusap ng person mo, gustong-gusto ka na niyang kausapin.
pero para bang nandoon sa hindi niya alam kung paano ba magre-reach out sa iyo. Ano ba yung sasabihin niya, 'di ba? Kaya ang lumalabas dito, mas more on pride yung nananaig towards doon sa love niya sa iyo. Pero ano ha, love ka talaga nitong person mo. Kung kaya naman ay mag-asawa, ayun, pwedeng may mga pag-aaway nga dito na hindi nyo naman talaga ginusto, pero ewan nyo ba kung bakit ba nangyari? Bakit ba nagkainitan yung, or bakit ba naging mainit yung mga ulo ninyo? Seven of Wands. Meron dito parang lagi kang sinusuway. Kunwari, asawa mo, sinasabihan mo siya na huwag lumabas. Diba? Na magstay lang sa bahay. Stay ka muna sa bahay, asikasuhin yung family, ganun. Pero makulit. Labas pa rin ang labas, punta pa rin ang punta sa mga kaibigan. So, alam mo yun, parang hindi mo na alam kung ano ba yung gagawin mo sa kanya. You feel na parang hindi pa siya tapos sa pagiging single niya. Yun yung nafe-feel ng iba sa inyo. Sa pera naman po, tignan natin. We have the Hanged Man. We have Two of Swords. So, pwedeng meron kayong dalawang pagkakagastusan ba ngayong araw na ito. So, pag-isipan nyo pong mabuti, saan nyo ba gagastusin ang inyong pera. Meron ako nakikita dito, pwedeng sapatos kasi. So, baka nasira yung sapatos, ayan o. At gusto nyo nang bumili. Yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi pa sira. Pero, gusto nyo, ewan ko, nandun yung desire ng iba sa inyo na gusto nyo nang bumili ng bagong sapatos, ng sandals, or chinelas. Meron pala kayong pupuntahan dito, kaya yung iba po sa inyo, halos na tingnan mo, mga nakatapak, di ba? So, yung iba pala sa inyo, kaya gusto ninyo, kasi pwedeng sabihin natin, yung meron kayo, hindi siya appropriate doon sa attire na kakailanganin ninyong suotin doon sa isang event na pupuntahan po ninyo. So, ayun, may paggastos talaga dito. Okay, so pwedeng kayo yung mahiram dito sa friend ninyo. For some of you, fire sign. Siguro nandun na din nagiging practical kayo, 'di ba? Parang once mo lang naman kasing isusuot. So kung meron naman yung friend mo or any family members, parang manghihiram na lang po yung iba sa inyo. And wala namang masama doon. Tingnan natin. Pero kung maselan yung iba sa inyo, ay tsaka bibili na lang. Sa ano naman po, sa career. We have that card. Tapos, we have 10 of Cups. So, parang mas fulfilling yung trabaho ninyo ngayon compare before. Doon sa previous job po ninyo. Kung meron man ditong nag-resign. At kung ngayon naman po, meron kayong mga projects na ginagawa dito sa inyong trabaho, dito sa work ninyo, sa workplace, mas magiging fulfilling po ito kasi nandun yung nagtutulungan talaga kayo ng mga co-workers mo. Wala ditong hilahan pababa. Naghihilahan kayo lahat pataas. So, yung iba sa inyo, iniisip niyo, ako, napaka-imposible pong mangyari niyan. Pero meron talaga. No, hindi man siguro lahat sa inyo na nagtatrabaho, pero meron po dito. Makikita mo talaga yung pagkakaisa ng mga co-workers mo. Oo, ninyo, ngayong araw na ito. Tignan naman po natin pagdating sa negosyo. Meron tayo ditong King of Wands. Pasensya na kayo kung meron akong candy na ano. Ayan. Kasi nangangati yung aking lalamunan. Actually, ano yan? Gamot ba? Eight of Wands. Ayan, ang bilis. Ang bilis ng sales ninyo dito. Pwede rin ang dami-daming nagme-message, ang dami-daming nag-i-inquire sa inyo ngayong araw. Maganda yung sales. Babalik po yung pinuhunan po ninyo. Ngayong araw na ito, so sobrang saya po ninyo. Basta, feeling mo talaga is, ito yung time mo. Ito yung araw mo, fire signs, para sa iyong negosyo. Tignan po natin ano ba yung blessings na paparating para sa'yo. Meron tayo ditong car. Ayan, may magpapalit ba ng sasakyan dito, mag-upgrade, magpapagawa, or bibili ng sasakyan. So, ayan po. At ngayong araw din na to, para bang walang makakahadlang talaga sa inyo. Kung meron kayong mga plans, talagang ipopursue nyo po yung inyong mga plans. Angel message. We have gentleness, so be gentle with yourself. Sabi ko nga din po kanina dito, di ba? Yung, di ba, direct kayong magsalita. But, gamitin ninyo ng mga
hindi masyado bang masasakit na salita, pero direct pa rin, maiintindihan pa rin kayo ng tao. Sabi sa inyo dito, be very gentle with yourself. At this time, surround yourself with gentle people, situations, and environment. So, di ba kung nai-stress na kayo, ay huwag na kayong pumasok sa isa pang stressful na situation. Piliin po ninyo kung ano ba yung mga bagay na magbibigay ng growth sa inyo. Okay? Hindi yung mga tao na ini-stress kayo. Iwasan nyo yan. Tignan natin kung saan ka ba. Ano ba yung reminder para sa'yo. Reminder sa'yo ngayong araw. Page of Cups. Huwag mo daw seryosohin lahat ng bagay. Okay? May panahon para magseryoso. Meron din mong panahon para maging masaya. So, ayan po. Also, some of you will gain lakas ng loob, clarity, and peace of mind ngayong araw. Saan ka dapat mag-focus? Mag-focus ka dapat sa mga bagay na dapat mo daw tapusin ngayong araw na ito. So, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa sa mga bagay na need mo nang ma-accomplish today. So, yan lamang po. Maraming salamat. Fire signs, mag-ingat ka always. More blessings to come at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel sa araw-araw na pagbalik po ninyo. Bye-bye!